Ngayon, punta tayo, mainit na balita, just straight from the office of the President, na in-announce kanina ni Spokes Harry, in-announce mo, 11 o'clock this morning, na in-approve na ni President ang pag-initiate ng pilot classes para sa face-to-face. Itong lahat, pinaliwanag na sa guidelines ng President, nagpadala siya ng written guidelines which reflect the guidelines, combined guidelines of the Department of Education, the Department of Health, IATF, and the experts in child education. Una yung sinabi natin, kailangan numero uno papasa sa safety assessment ng Department of Education ang lugar kung saan tayo mag-hold ng face-to-face classes. Pangalawa, kailangan pumayag ang local governments dahil sila ang mag-host ng mga pilot classes na ito. Pangatlo, kailangan may written consent ng mga parents na papayag sila na yung kanilang anak ay sasali sa pilot classes. Pang-apat, ang sinabi namin, ang facilities ng Department of Education kailangang handa para sa requirements of the IATF and the Department of Health para magkaroon tayo ng social distancing, sapat na tubig, gamot, close location to health units, etc. So itong lahat ay kinoconsider natin. So very, very strict ang health standards natin. Ngayon, maximum 100 schools muna tayo mag-umpisa para maobserbahan natin how it will work. Tapos dinadagdagan natin ng 20 ka private schools na mag-submit sila ng kanilang mga plans. Tapos sa kindergarten, sa klase, 12 ka learners. Sa grade 1 to 3, 16 ka learners para magkaroon tayo ng space for distancing, and saka sa technical vocational students, pwedeng up to 20 learners. Ngayon, ang sinasabi natin, sa kindergarten to grade 3, 3 hours maximum, at saka yung sinabi ko pa ulit-ulit, itong pilot na ito, Spokes Harry, ay shared responsibility ng Department of Education, Department of Health with the approval of IATF, the LGUs themselves, and the parents. Tapos, dalawang buwan ito na bantayan ng husto talaga. May mga dagdag pang guidelines ang Presidente. Ang sabi nga niya na kung mga teachers natin, mga staff na 65 years old and below, kung walang comorbidities, pwede silang sumali sa programa, pwede silang mag-serve regardless of their vaccination status. This is because of the Human Rights Declaration ng ating tungkol sa right of individuals concerning their health. Pero pag-ingatan natin ito ng husto, ang face-to-face na konsepto ngayon, Spokes Harry, iba sa face-to-face na kilala natin, na everyday nag-face-to-face ang teacher, ang kabataan. Sa lahat na bansa, walang daily continuous face-to-face. Talagang sineschedule ito ng husto at strictly monitored. Pati yung kilos ng mga bata, kung magtatakbuhan sila, maglalaro, mga contact sports, lahat yan binabantayan. Kaya mahalaga na ang mga schools themselves will submit their own protocols para talagang magiging safe ang pilot na ito. Kung safe ang pilot, if it is effective, then we will gradually increase. Pero ang ano natin dito, mahalaga, bantayan natin kung ano ang risk assessment. Pag may bagbabago sa risk assessment, then talagang titigilin natin. Kagaya ng ginawa ng ibang bansa. Minomonitor namin, alam namin kung anong ginagawa ng ibang bansa. Walang day-to-day, 8 hours a day
or what weekly na face-to-face ngayon. Ito ay very carefully monitored and measured. And tayo naman ay nakikisunod sa mga practices, the good practices na ito